Ano nga ba ang pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa ating history? Although malakas ang epekto ng pinatubo sa ating mga Pinoy, hindi ito ang pinakamalakas na pagsabog ng isang bulkan. Ang pinakamalakas na na-record sa ating history ay ang pagsabog ng Mount Tambora sa Sumbawa Island sa may Indonesia. Nangyari ito noong April 10, 1815. Sa sobrang lakas ng pagsabog, para itong putok ng baril, narinig na rinig hanggang sa isla ng Sumatra, 2,600 kilometers ang layo. Noong sumabog ang bulkan, ang abo ay binuga ng bulkan at ang maliit na pagyanig ay naitala ng ilang araw. Libo-libong mga tao ang nanonood ng sumabog ng tuluyan ng bulkan. April 10, alas 7 ng gabi, nagpakawala ng mataas na lava ang bulkan. Lahat ng halaman at puno sa lugar ay namatay. Sa sobrang lakas ng pagsabog nito, ang abo ay tinakpan ng sikat ng araw na tumagal ng taon. Dahil dito, ang taong 1816 ay binansagang The Year Without Summer. Hindi lang Indonesia ang naapektuhan dito. Ang buong mundo ay naapektuhan din at mahigit sa 71,000 ang namatay dahil sa pagkakagutom. Dahil na din sa hindi nakakapasok ang liwanag ng araw at tumubo ang halaman. Ang taong 1816 ay isang napakahirap na taon lalo na sa Eastern Canada at New England. Dahil bukod sa natatakpan ng araw, dalawang malaking snowstorm ang tumama sa mga bansang ito. Ayan mga boss ang recorded history, meaning may mga taong nagpatunay at naibalita. Ngayon pumunta naman tayo sa history. Although malakas ang eruption ng Mount Tambora, hindi ito ang pinakamalakas sa buong history. Ang pinakamalakas na pagsabog ng bulkan ay ang Mount Toba, kung saan mas malakas ito ng 28 times sa pagsabog ng Mount Tambora. At pinaniniwalaan na muntik nang mabura ang populasyon ng mga tao to the point na, ayon sa teorya, ang human species ay nasa 1,000 pairs na lamang. Obviously, when we consider the whole history of our Earth, may mas malakas pa dito. At ito ay nangyari 251 million years ago na naging dahilan ng pagkakagawa ng Siberian Traps. Ito mga boss ang rock formation na ngayon ay kilala natin bilang Russia. Ang eruptions ay tumagal ng millions of years at nakapagpalabas ito ng sobrang daming lava at ito nga ang naging Australia. Ito rin ang isa sa mga mass extinction na nangyari sa ating mundo kung saan 96% ng marine species ay namatay at ang 70% naman ang namatay sa terrestrial vertebrates.